Hi everyone, happy Friday sa inyong lahat. Maayong Biyernes kaninyong tanan. Siyempre happy dahil weekend na naman bukas at rest day na naman para sa karamihan sa atin. Kumusta po ulit sa inyo at huwag niyo pong kalimutang mag-subscribe dito sa channel ko kung hindi pa kayo nakapag-subscribe and pakiclick niyo na rin yung notification bell kasama yung all para lagi kayong updated sa mga bagong videos ko. Hindi pa rin tapos ang issue between Marjorie, the food package supplier, at ni Maria, yung kanyang customer. Lumala ang issue matapos sa isang di inaasahang pangyayari o twist of fate nang biglang mag-viral yung posted video ni Marjorie tungkol sa insidente. Dahil sa viral video na ito, matitinding batikos ang tinanggap ni Maria sa mga netizens at umabot pa nga itong issue na ito kay Idol Rafi. Sa latest development ng issue, walang balak makipag-areglo si Maria kay Marjorie. At dagdag pa nga ni Maria, magsasampa siya ng kasong cybercrime laban kay Marjorie at sa lahat ng mga taong nag-share ng video na umabot na yata sa halos 500,000 shares. Ang ipinaglalaban dito ni Marjorie ay ang hindi pagbayad ni Maria matapos ma-deliver sa kanya yung mga pagkain at matapos niyang ipakain ito sa kanyang mga bisita. Ang ipinaglalaban naman ni Maria ay yung iskandalo daw na ginawa ni Marjorie na humantong sa pagpapahiya sa kanya kasama na yung kanyang mga pamilya at mga kaibigan na nadamay na rin dito sa issue na ito. Pagkatapos ng insidente, nanahimik si Marjorie at nagsalita lang siya uli noong naimbitahan siya sa palabas ni Idol Rafi. Samantalang si Maria naman, kaliwat kanan yung pagpapa-interview niya. Sa isang latest radio interview ni Maria sa Cebu na mapapanood natin dito sa video na ito, kinumpirma dito ni Maria na hindi totoo yung post na kumakalat na nakipag-areglo na siya kay Marjorie. At maririnig din natin dito yung mga malulutong na salita ni Maria na may halong pang-iinsulto at pagbabanta laban kay Marjorie. Nilagyan ko rin ang Tagalog translation itong video na ito para sa mga viewers ko na hindi nakakaintindi ng salitang Bisaya. Hello, good morning! Ito lang ning klarohon, ma'am, nga kagahapon sa diyang interview ka ni Kapusong Alan Domingo na ingong kang imong kasuhan yun, ipadayon din imong kaso. Pero pagkagabi, doon ay mga nanggawas, manggod nga matod pa, official statement ko nun imo nga nag-imo na lang, mga inalagang pasailoon, saan ikat tinood? Dili na tinod siya kanang sa pro nga nay naghimog dami anak nga kung is ako ang Facebook nay naghimog dami. Aha. Ang katinod anan jud anak katong live jud ni Alan Domingo sa GMA gapon. O kanang naa sa mga Facebook nga nanggawas dili na tinood kay wala siya dami ra na dami og dami og kanang mga troll ra na ngay lang gipanghimo nga laing account. Na koy account since pagsugod lang, wala na ko'y account sa Facebook kay G-deactivate na. Sugod pa lang sa among, pagsugod pa lang aning hitabua, G-delete, G-deactivate na dayon ako akong account. So meaning ka nang tanan ng gawas, it na tanan. Hinimo-himo rin na sa mga walay lingaw sa mga social media. Aha, ay, I see. Isaw-saw lang. So at least... Muna ako ato ni, muna akong i-clear. Nga naminaw karon sa radio. Kinuod yun na ato ni. Dili ka bayrag sapi ang pagguba sa kinabuhi. Munang ako yun siyang ipakiya kay Sega Sugod, humanun ako ang tanan. Na-mention magkunto ni mo sa kininiabang interview ni mong Kapusong Alan gahapon nga posibleng ma-appeal pod sa possible legal actions ni mo kani mga ni-share sa live video. Oh. Aha. So imo ang imo ron kay pertir bagiton daghana ma murag tan-aw na ko ato 300,000 300,000 ka mga sharer atong sa imong live video. Oh, mayo noon. So hutdon mo reality attorney. Oh, kani ma unsa man ni kaning Mamaria imo na ning gikonsulta ron anak kay abogado ani nimong nagka nana kay gikonsulta. Pero pa lang niyang pagsamok-samok na anak koy abogado kay akong mga bisita diri na bastos man. Aha. Sila po gusto mo kuwag abogado, kinapil sila. Kaning inyong abot, Lady Has, barangay karon ma'am, not for the purpose of an amicable settlement, but for purposes of formally filing the complaint, kay di mo ka-file. Yes. Kung mga complaint diag dili mo agis barangay, except aning cyber libel, kay pwede mo nang idiritso dito sa kaning korte or sa fiscal's office. Yes, correct, attorney. You are right. Aha. So, corrected ka. Dili na full settlement, dili. Ma'am, full settlement. Dili man ko maka-file. Dili man ko maka-file kung dili. Dili mo agig barangay. Aha, I see. Oh. Pero, dili ba ka open for settlement para mahuma ni tanang issue? Ato, at least si Marjorie, mga ilagpasaylo po diya siyang nahimo diyan ni mo. Dili ba ka open for settlement, ma'am?
kay ang akong side kung sa ako lisod pa ko makasulti ron pero ang akong mga na biktima ang akong mga pamilya di man sila musugot ni akong mga pamilya moy nakutik kanang nagputiktar na ako kay ako ma'am no di pa ko katubag kay sila sigod sila na manugot kay saka the damage nga nahimo niya tinod dili gyud na siya ma pwedeng masitol-sitol ngay nana lang okay. Ang sa gawas na akong mga pamilya, ning aksyon na raba dito, tos gawas na nanana, Benny, ari diri na akong nga friend nga FBI from America. May support gahapon. Aha. Okay, this is a total scam. Ni ana gid ang katong FBI nga among so, friend nga from America. Dunay taga Federal Bureau of Investigation sa Amerika. Ni ana gid yas inyuhang panimay, ma'am? Oo, ni ana gid. Ni ana is panimalay gahapon. May friend manamo na nakabalo siya sa hitabo. So, na-realize niya nga, na-observe niya nga, ang victim is me. Oo. Oh. Ang kuno ko. Kikibaw ka, Ma'am Maria, no, ako as a lawyer, ma'am, ha? If it would really, mugining i-file nga to sa korte, this will be a dragging case, gini siya, kay especially if... Gumikas gira, ganun po siya mga tao nga involved. Mga ni Sher-Sera ba, ni inyuhang hot-hot doon ni Kasuron. So, dragging ni siya. So, di yung ka ma-relieve stress, ani, for how many years, ma'am? Andam ra ka na. Kaya nang inaana, sir, wala pa takibalo sa proseso kung how many years or whatever. Kaya nga kung gusto, ma-resolve na siya sa madaling padahon. Lagi kayong kaso, sir. Pero kanang ato, amo sanang i-review tanan. I-review sanang ato tanan. Pero ang ako, sir, ho, pwede ko mukuan, sir, on air karon nga maghatag lang kong message. Ipahibalo sa tanang mga kabrigada nga naminaw karon o sa mga tao sa mga netizens nga grabe ka kuan grabe ka irresponsible nga mugamit sa ilang social media hinay-hinay in town mo irresponsible sa paggamit sa ilang social media kay naagyoy balaot ug mahukman gyud mo dili ni tiaw-tiaw gyud dili ni tiaw-tiaw atonik ikaw kabalo ka kay atonik ana yes ipaybalo gyud na ko sa tanan mo remind na lang gyud ko I strongly remind you everybody who are using social media netizens, be responsible of using your social media, Facebook, IG, whatever, blah, blah, blah. Guys, there is a law and there is a prosecution. There is justice. Aha. Dili ni tiaw-tiaw. Yes, ma'am. Yun. Kay dili lalim nga ang once the damage is done. Yes. Nya, kanipa. Kanang magbinugo-bugo na na magamit-gamit like this. Ignorance in the law are no excuses na ba yun? Diba? Ignorance of the law, excuses no one. Sige lang kay, daghan kayong mga lawyer nga gustong ma-approach na ako, ana. Yes, ma'am. Oh, kay tungod kay napopular gid ko ani na trending grabe. Oh, nya. Ikaw ang mga naisaktong panguna-una ato ni kamao gid mo analyze. Ah, tinuod kay siguro nakabantay lang ka ato at that time mo lang gid kakabantay ato ma'am nga na live video. Naara to live video murag makapugong-pugong guro to kabantay ka ato. Ambush yeah, oy, ambush attack so yang live video kay naa na gid siya intention malis. Kita namang gud ta gitawag nga consumer's right. Diba ato ni? Nate consumer's right. So kung mangayo kong resibo, I need a proof of billing. Diba? Pero, ato klaroho ni Ma'am Maria, kay muragwa man ni makover sa inyong interview kagahapon, kisa ba'y imuhag yung gikasabot? Si directly lang ba? Direct nga, dito ka ni order o glitson plus pila to ka mga trays o food trays. Okay, ang ako yung nakasabot is ang third party. Third party. Reseller. Aha. So, kay gikuan ko ka, nag-recommend niya ang natunap mong second party mo, natoy akong gihimog, nag-transaction na dayon mi. Aha. Nag-transaction na mi, na-agree na ko kay, pero wala ko, ang mga picture, bitaw ka ng picture ay ipakita ni mo. Okay? Pero ang sabot yun, ang tinuod nga, kana yun ma'am, kanang 50 to 60 kataw, pak, taghan yun kayo na nga maigo. Ipakaon sa 60 kataw. Pag abot diribing, ano, yung iskabitsi nga, duhara man ka buok. Oh. Naana ang mga bisita diri. Dapat og karon siya, makigsitol siya, inighuman ba sa among party o at dumisdaklin kay sabut-sabutan ba namo? Magistorya, oo. Oh. Naalagi siya malis. Iyan na gunang gidaan sa dalan pa. Nag-live na gina siya. Nagdala-dala pa. Kaya nangandam siya, og nangandam, og barangay. Unsa may ang pasabot, ano nangandam siya, og barangay, yung protection. Unsa man mi diri, mga terrorist, nabuang siya. Aha. Wala niya huna-hunaan.
Wala ako kailan niya. Aha. Wadyo ko kailan niya. Katong ni Anha. Katong ni Anha, sa dia sinyo ha, ma'am. Wagi kay knowledge sa tong mo Anha, siya. Wadyo ko siya, attorney. Wadyo na ingon ko nga ni Anha. Ay ang gihatod naman ng driver. Oh. Ibinuangan pag gani ko driver nga. Ay, dili, deni mo ay mong order, ma'am. Nasayo, panana. Aka, tumog naman mo, ana, no? Oo, oh, yes. Sana si Marjorie, wa ko kaila. Ni kalitra na siya saka. Niingon dahil yun nga, oh, musaka ko ron, refer. Di ba na aman yun ang niyaya? Iyan naging gito yung mura po siya brigada. Pero mao lagi to ma'am, nakuha man ko to sa video ma. Di nakuha man to, nakuha man to sa live video ma'am, kato pag ingon ni Marjorie nga kinini ang ako tong naka-text nimo. So oh, so naamoy communication before siya ni Anha diha sa inyo ang balay. Wala gyud. Wala ang akong communication is kuan ra gyud ang katong third party ang second reseller. Nga on the way na ang kanang kuan. On the way na akong pagkaon niya. Ang akong naka-history, ang diri dayon ang driver na dayon. Oo. Pero ang driver nga naghatod sa pagkaon. Pero ma'am, naman to sa video nga. Marjorie, wa gyud ko kaila, wa na nexis. Wala na nako siya na transaksyon. Ingon man tong akong kuan kanang akong reseller. Ang iyang reseller nga akong gitransaksyonan nga. Nanay refill, ma'am, ay kagu ati nanay refill. Lagi na refill te kay 50 ka tao di pakanon. Ingon ang kuan, ingon ang FBI na hug di ko scam gid ni. Oh. Kay og nakalusot to sila sa ako ah. Inaani man gunang mahitabo. Kung ipadala na ko ang pagkaon nila kay naon dawi ko no akong pagkaon. Ato lang ning analyzeon. Kay pakuan ko no kay akong pagkaon na sayop. Ya ilang kuhaon. Sige na ko ipadala sa akin. Nag-deposit na biya ko 9,000. Okay. Kunya, wato na to ang replacement. Katinood nga ako ang order. Wa may naabot. Ibilang gunangan, raday ko nag-istorya. Para lang git ko no daw ko mo bayad. Okay. Hindi ko nga, dili man ta mo dritsog bayad. Kaya naman tayo ka ng consumer's right. Na mo reklamo, mangutana, tanan. Kaya naman nas balaod. I see. Hindi ko pwedeng ka-reklamo ato na eh, pangutan on tika. Dili, dahi ta pwede ka-reklamo. Na doon na kay katungod man mo reklamo as long as kanini ang, well, it's your so, katungod nang mo reklamo sa ka. Oh. Pero ang nahimo magod, ang nahimo magod ani ma'am nga, ang kinibang na nahimong nakaakwa, nakakuwag simpatiya si Marjorie, it's because the act of non-payment, sumautong dito ka murag nadihado gamay, kay at that time nga gipaningil, wa man ka mubaya, doon niya na-deliver ng pagkaon, doon niya nakaon na sad. So mao man to'y naka-trending, mao man to'y nakakuha na inog simpatiya si Marjorie at that time, no? At that time, ma'am, pag ingon ni mong deposit ka for that amount, ni ingon ba, nakaibaw ba kang unregistered na siya daan? Wa ko kay baluan na unsay unregistered sir. Unregistered meaning wa say mga BIR receipt. Wala po ko kay balu. So, kay baluan na. Wa na lang dekay nagkuti-kuti, ma'am. Wala yi kay idea na tan kinsa na siya. Kinsa na iyang kuan. So wa sad ka mo, wa sad di mo siya. Kinsa kay kuan, wa di kalibutan kinsa na siyang tawhan na lagi. Uy. Wa po ka mo demand at that time, ma'am, wa po ka mo demand mo ingon sa gatong reseller nga naabak ko'y resibo makuha ani akong down payment. Lisod manggood ka ayo ni attorney ha. Muni na, lesson yun ako na learn nga. Dili yun angay mag-transaction nga. Naara pa sa chat-chat. Muna'y nakapait. Ah. Kato, pagawas ani mo ang issue ni mo, pag-trending ani, doon na po ito'y nagpag-muraga usaka screenshot sa o na asa to is katong chat ba? Nga niingon, pintor ko no siya diya si imong balay, maupog ko no imong style, wa ko no ni mo bayrig tiwas. O ka na asa, gipangsakyan. Kaya kung bakit wala mo, attorney, kung markita na si Brigada, Alan, Aromel, sorry, wala man may gate, wala, lahi man ang among kaso sa akong kwan, contractor nga na may, nami transaction na nagit ko'y lawyer po na nga. Lahi po na. Na ila ha, false kwan na nga ila so, po kong gi, nagalagot sa sila na ko, ila nang gi, kwan-kwan lang. Actually, akong balay, wala pa ni nahuman. Aha. Wala so, ni nahuman. So, kaya ako sa, ang akong lawyer, sa tinudan na ilang, ning walk out. Aha. Wala niya humanay ang kontrata, which is, naapas akong mga kamot. Dapat humanon unta na niya. Wala pa anyway, lahi man na dilit lang nato naisigutan topic kay Pasig Makwan. Kay ako na siyang gistoryahan, ana nga. Pintor siguro to niya dili nga namintas balay nga nag-apil-apil yung saw-saw. Okay, mauman sa to'y gipang share na po dinoon nga murag it will establish a pattern nga ingon ana ka nga mata nga di ka mubayad og tiwas. Dili ato ni, wala og sa og sa mga tao diri og mangutana mo kamo na imong husga kinsa jud ko. Sa
sa mga tao na lang diri sa akong mga silingan kung kinsa gyud ko sa tinud-anay. Mm-hmm. Kung unsa kinsa ko. Okay, okay. Lisod man kay nang sa mga picture-picture lang. Pwede man na natug himuhimuan, himuhimuag mga istorya. Kabalo yes. Na lang sa mga social media. Tinod, tinod. Tanan mahimo nimo kung sa unsaon nimo istorya diha. Mm-hmm. Kana bitong nay pintal-pintal nga ayo ani among balay. Mm-hmm. Kana siya. Ila ko nang himo-himo ratanan. Aha. Lahi na nang katika. So dili to tinood pod. Dili sa to tinood fake fake news sa to. Fake news pod na siya. Mm. Kay og nga lang jud kunta ipakuan ayaw na lang sad kay lisod na kayo. I see. Kay kaning akong balay diri wa pa man guni mahuman gyud. Aha. Sa akong kontraktor wala pa niya mahuman daghan pa siya trabaho unon. Mm. Oh, niya iyang gibilin gipending niya ba kay ambot lang sa kabalo sayang budget, hurot na ka, o unsa, whatever. Pero was there an instance, ma'am, in the past, nga nisuway kag pangyabo o sudan diha o kinsay mong giyabaan? Kaya tatay, manggod, ang na-capture ato, katumang imong bot giyabaan o iskabitsi itong si Marjorie. Gihimok ni memes. Hili na siya. Ikaw ba kunoy iyak ang unhan-unhan? Aha. Kung sana din ang ako, kung nga imong mga bisita, dagkog taon. Mm. Iatay siya, yabaan si kag iskabitsi ni mong wanga ka. Ah. Kunoy, sa pag... sa pag-intra pa lang niya daan sa mong balay nga nagwarak-warak mo siya si Kinsa, mm. Akong mga bisita na ulawan ako. Oh. Sa attorney nga giingnan ko dris kong mga pamilya. Oh, oh. Surti lang siya nga wala media kay itigid siya kung naapa daw puno dritanan kay property minamo. Bisan pag-amo siyang kuan ko anong driwa, gud sila'y mahimo. Kay mm. property ni trespassing siya. Oh, oh giingnan agad ko sa kong mga kuan. Surti lang nga ikaw ang katubang kung kami pa lang. Adi na siya kagawas. Kaya hmm. sa iya lang pagsuludaan na siya malis. Hmm. Nagkuan na siya. Nagplano na siya maggubot-gubot. Yes. Oh, may gani lang ako kay sagpaon nag-iskabit siya akong mga parinti kay digid ko nung siya kagawas. Ato ni, napa siya batasan sa in the middle sa party di siya mo interrupt nga mag-iskandalo. Mm. Ano man tao nang wa man niya kwa na in the middle sa party mag-iskandalo siya maningin mo siya nabuang. Well, ako well, that's kwada na siya ma'am. Legal issues na but at that time siguro wa man sad ni kayo ipoy concern si Marjorie at that time unsay mga consequence or legal actions possibly niya ma-incur right after. So mautong ang iya lang is morally nga makwaning ako mo na right ani kay wa ko bayre. So mauto iya hang live. Wala pa na siya apply diplomatic talk. Unsa naman na wa ta kasabot ani. Pero katong magdiplomasiya day tag istorya. So ni. Nagpasikat. Abi gud siguro niya na kayo ni biyang social media no kay pangwasta na di aron nagpasikat gud siguro na siya kay tungod siyang negosyo. Gusto na siyang mukwan siya baka na mo viral kay para yang negosyo iya pong ipa-viral appeal which is agoy dako agil siya to ni ka to ni medyo ka agoy ginuko pagkakuha na lang ginya gud wa niya una una unsa kadakong sayop yang gibuhat mao lagi na but anyway kay tungod lang ana nga yang business yang pasikaton wa gid siya hey. Ingnon pa niya to ni oh asa kuno akong humanitarian humanitarian wa sa ka unsa kasabot siya unsa humanitarian sa yang gibuhat nako hain man yang humanitarian nga gibuhat nako pakauaw yang yang humanitarian gi ang yang gi humanitarian nga giingon sa kuha nga sa kahago daw niya yang mama yang yang partner nga nagsayos buntag nakanaana ako kung gito mando man day ayaw na lang paghagog di ka magnegosyo ay trabaho di ka magkaangay mo reklamo kay nagnegosyo ka pagkabugo gyud. Mas maayo man pud ning makadungog ang tanan nga minaw sa radio para at least akong side akong statement mapagawas nako nga mo ni katinud-anan ang kanang tanan fake. Ma Maria, oh. Right after atong nga nahitabo ng pag-live-live ni kanini ang Marjorie, sa magiganahan pamugkaon ato imong mga bisita giganahan pagkaon. Dili gipakaon sa iro. Wa na ganahan. Pagkaon sa iro. Sa among iro. Oh. Oh. Dala, pagkaon sa among iro ang iskabitsi kay Dubok man. Oh. Yeah. Yeah. Oh, Dubok na. Dubok ang iskabitsi. Ang katubito yang sudan nga kuan. Nga panos dayon pagkahapon na pagkagabi-gabi na nga panos na. Daghang gid kag di makaon ato. Kung sa may gikaon sa imong mga bisita ato, ma'am. Ang chicken cordon. Katurang kuan, litson. Litson siya. Awa. Oh, litson gid. Ang litson, ma'am. Sagot-sagot aron maigo kay dili maigo, sir. Ah, bitaw. Litson maigo oi. Dili maigo kay ang akong order good for 50. So dun sa rapanood nating video, inamin nga ni Maria na fake news yung post na kumakalat na nakipag-areglo na siya kay Marjorie. In fact, sabi nga niya, hindi siya makikipag-areglo at tuloy ang kaso. Tama yung sinabi ni Maria na may mga tao talagang walang magawa at sinakyan lang yung issue para sumikat. Sa puntong ito, tama si Maria.
na mali ang mga gumagawa ng mga ganitong post na walang katotohanan. Pero sa mga interviews ni Maria, pansin ko, parang hindi maayos yung mga advices ng lawyers niya sa kanya. At wala rin akong nakikitang abogado niya habang siya ay ini-interview. Sa kaka-interview kasi kay Maria, parang lalo siyang nakikitaan ng mga dagdag na kamalian na maaaring magamit laban sa kanya kung sakasakaling matutuloy yung kaso. Sabi nga nila, less talk, less mistake. Halatang tinamaan yung ego o kaakuhan ni Maria sa insidenteng ito. At sa kanyang mga interviews, nakikita natin na parang sinasabi ni Maria na tama yung ginawa niya. Para sa kanya, si Marjorie ang mali. Mukhang nakalimutan yata ni Maria yung totoong issue dito ay yung hindi niya pagbabayad kay Marjorie. At yung damage na sinasabi niya ay consequence o resulta ng hindi niya pagbabayad. So instead na dun siya mag-focus sa hindi niya pagbabayad, naka-focus tuloy siya ngayon sa pagkasira ng kanyang pangalan. Sa tingin ko, pride o kayabangan at ego tripping ang umiiral sa kanya ngayon. Wala kasing pagpapakumbaba sa parte niya. Lahat ng sisi ay binabato niya kay Marjorie. Ito ang madalas na mga sinasabi ni Maria sa mga interviews niya. Kaso parang kabaliktaran ito sa mga napanood natin dun sa mismong actual video ng insidente. Sa mga interviews niya, madalas niya rin sabihin na magbabayad naman talaga siya. Kaso lang daw, paano siya magbabayad kung nagwawala na yung naniningil? Ni hindi man lang daw siya kinausap ng maayos bago maningil. Pero sa viral video na napanood natin, maayos naman siyang kinausap ni Marjorie. Pero nung sinabi niya na hindi siya magbabayad, dun na na-high blood si Marjorie. Pero si Maria ang makikita natin dun sa video na sumugod sa mesa ng mga pagkain at dun siya nagwala. At nagsisisigaw pa siya dun. Kung sinasabi niya dito sa interview na ito na bobo si Marjorie at pinapalabas niya na siya yung may utak, di ba dapat dahil siya yung may mga bisita nung araw na yun, pagkalapit pa lang sana sa kanya ni Marjorie, ay sinabihan na niya sana si Marjorie na halika, dun tayo mag-usap kasi nakakahiya sa mga bisita ko o di kaya ay baka maistorbo yung mga bisita ko. Pero sa interview niya, ang sinasabi niya, parang ipinapasa niya na dapat si Marjorie daw dapat ang gumawa nun. Pero di ba dapat yung may atraso or yung may obligasyon na babayaran ang dapat gumawa nito? Kasi hindi naman si Marjorie yung may utang. Siya ang may utang kay Marjorie. Kaso ang nangyayari sa mga interviews niya, lahat itong mga responsibilities na dapat siya ang may gawa ay ipinapaako niya ngayon kay Marjorie. Siya nga dapat itong magpakumbaba dahil hindi pa siya fully paid dun sa in-order niyang mga pagkain. At siya rin dapat ang magpaliwanag ng maayos kay Marjorie kung bakit nag-aalangan siyang magbayad ng kanyang balanse dahil nga hindi siya satisfied dun sa mga pagkaing dineliver ni Marjorie sa kanya. Kasi dun sa viral video na napanood natin, ang bungad niya kay Marjorie ay hindi ako magbabayad. At sinabi rin niya doon, at sa lahat ng mga big parties na meron daw siya, yung party na yun ang pinakadugyot. So sinong tao naman ang hindi maha-high blood kung pati mismo yung mga pagkain mo ay iniinsulto? Kaya yun yung nakikita kong kulang kay Maria. Ang aminin na meron din siyang mali. At isa pa ay yung pagpapakita niya na meron siyang mas mataas na estado sa buhay kesa kay Marjorie. Itong mga asal niya na ito, ang mga dahilan kung bakit wala siyang nakukuhang simpatya sa mga netizens kahit pa sinasabi niya na dinamay na ng mga netizens sa pambabash yung kanyang nanay at ang pamilya niya. Dahil arugante pa rin kasi yung dating niya. Sa mga interviews niya, instead na makiusap siya, na itigil na yung pambabatiko sa kanya at sa pamilya niya, pagbabanta ang madalas na bukang bibig niya. Instead na makiusap, ang sinasabi niya, kakasuhan pa niya yung mga nag-share ng video ni Marjorie. Napakadaling sabihin ito pero napakahirap niyang gawin ito. Kahit ngayong attorney dito sa radio interview na ito, sinabi sa kanya na magiging dragging kung itutuloy niya itong pagkakaso niya sa mga taong nag-share ng mga videos ni Marjorie. At pag sinabi nating dragging, it will take a very long time. Ilang taon ang gugugulin niya dito. Siyempre dahil isa-isahin pang i-trace kung sino-sino yung mga nag-share ng videos at kung ano-ano talaga yung mga tunay nilang mga identities. And habang tumatagal ang isang kaso, lalong lumalaki yung gastos. So ang tanong ngayon, kaya-kaya niya yun? Mukha kasing masyado rin mataas yung tingin ni Maria sa kanyang sarili yata. At wala sa bokabularyo niya yung salitang makiusap. Ang gusto yata niya, siya yung pakiusapan. Paulit-ulit din ang sinasabi yung tungkol sa ignorance in the law. Sorry po Maria, pero ang tama po nito ay ignorance of the law. At sa tingin ko, dapat rin niya i-apply ito sa sarili niya. Hindi yung bira ng bira na lang siya ng kahit anong klaseng kaso. Kasi ang pagsampa ng isang kaso, dapat may probable cause. Kung wala ito, hindi maisasampa yung kaso. Maghakot muna siya ng mga matitibay na ebidensya para sigurado siya na maisasampa niya itong mga kasong sinasabi niya. Hindi yung kung ano lang ang maiisipan, e kaso na agad yun.
meron tayong mga piskalya na mag-aaral nitong mga issues na ito. Kung dapat bang gawing kaso ang isang issue or hindi. Isa pang napansin ko dito sa interview niya ito, hindi ko nagustuhan yung pagbibigay niya ng false accusations laban kay Marjorie. Yung sinasabi niya na sinadya ni Marjorie na mag-live habang papasok siya sa kanyang bahay para daw sumikat si Marjorie at yung negosyo niya. Baka pwede pang isama ni Marjorie itong issue na ito na sinabi niya sa mga kasong isasampa niya laban kay Maria. Masyado kasi niyang minamaliit si Marjorie, kaya nga yung maliit ang nakapuwing sa kanya. Kasi kung tutuusin natin, alam ba ni Maria nung mga oras na yon na magva-viral yung video niya? Paano nasabi ni Maria na sinadya yun para mag-viral? Kasi alam naman natin, hindi lahat ng ganong klaseng video ay nagva-viral. Tumiming lang talaga yon at malas niya, kasama siya dun sa video. Pati rin yung sinabi niya dito sa video na ito na ipinakain niya sa mga aso yung mga natirang pagkain ni Marjorie dahil napanis. Siguro naman kasi kung may delikadesa ka, sasabihin mo na lang siguro na hindi na nakain nung bandang hapon o gabi yung mga natirang pagkain ni Marjorie dahil napanis na. Hindi mo na siguro kailangan pang sabihin na ipinakain mo yung mga natirang pagkain sa aso. And she keeps on saying na yung video ni Marjorie ay ginawa ni Marjorie with malice. So what about itong mga sinasabi niya ngayon? Hindi ba halatang may malice din ito? Nagbubumerang kasi sa kanya yung mga sinasabi niya eh. Yun yung mahirap dito. Dapat yata may nag-advise talaga kay Maria right after the incident na tumahimik na muna siya. Hindi yung nagpapa-interview siya kaliwat kanan. Kasi the more she talks, the more she gets into trouble. Kaya pati tuloy grave threat ay plano na rin isang palaban kay Maria. Dahil nga dito sa interview na ito, sinabi niya na kung nandoon lang daw yung mga kamag-anak niya nung mangyari yung insidente, malamang daw hindi na makakalabas si Marjorie ng bahay niya. Yung mga pagiging tactless niya sa mga interviews niya ang talagang lalong magpapahamak sa kanya. Iwasan na lang kasi sana niya at kung pwede lang, huwag niya nang ipagdiinan yung parang nagpapa-victim effect siya. Instead, mas mabuti pa siguro na gawin niya ay aminin niya yung kanyang pagkakamali. Dahil sabi nga ni Idol Rafi, willing naman tanggapin ni Marjorie kung hihingi siya ng kapatawaran. Kasi the more Maria explains her side, the more nagagalit sa kanya yung mga netizens. Kahit pasabihin niyang meron siyang kaibigang taga-FBI, eh jurisdiction ito ng Pilipinas, hindi ito jurisdiction ng Amerika. So kahit taga-FBI pa yung kaibigan niya, ay wala rin magagawa yun sa bansa natin sa Pilipinas. Wala namang mawawala sa kanya kung magpapakumbaba siya, kesa naman magtapang-tapangan pa siya. Sabi rin nga ni Idol Rafi kay Marjorie, huwag nang tanggapin ni Marjorie yung ibabayad ni Maria. Dahil pag itinuloy ni Maria yung mga kaso na isasampa niya laban kay Marjorie, handa na rin yung mga countersuits na isasampa ni Marjorie laban sa kanya. Kasi kung titingnan din naman talaga natin, mukhang mahina nga yung mga ebidensya ni Maria sa mga plano niyang ikakaso laban kay Marjorie. Yung sinasabi niyang viral video ni Marjorie, hindi naman kasalanan ni Marjorie kung bakit nag-viral yung video niya. Mabuti sana kung binayaran ni Marjorie yung lahat ng mga nag-share ng video niya para ito mag-viral. Yun siguro, pasok na pasok sa cybercrime na ikakaso niya laban kay Marjorie. Or di kaya, isa-isahin ni Maria ang lahat ng mga nag-share ng video ni Marjorie at isa-isa niya itong kasuhan. Sabi nga niya, common sense. So dito, common sense ngayong gamitin natin. Sino nga ba makapagsasabi kung ang isang video ay magva-viral o hindi? Pero mabuti na rin yata talaga na nag-viral yung video ni Marjorie. Dahil kung hindi ito nag-viral, malamang mahihirapan na si Marjorie na maningil pa sa nagmamatigas na si Maria. Napakaliit lang na amount, pero napakalaking perwisyo at napakalaking kahihiyan ang idinulot nito kay Maria at sa pamilya niya. Kaya lagi nating tandaan, never take anyone for granted, maliit or malaking tao man siya. Dahil pag inagrabyado natin ang isang tao, maliit man siya or malaki, parehong hustisya ang matatanggap natin sa kanila. So tingnan na lang natin kung tatanggapin nga ba ng korte o ng piskalya itong mga sinasabing kaso na isasampa ni Maria laban kay Marjorie at kung hanggang saan siya dadalhin ng kanyang pagmamatigas. No one is above the law. Siya na mismo ang may sabi niyan. So good luck na lang dito sa mga kaso niya kung mapagbibigyan ito ng korte. Tandaan natin lagi na ang mapagmataas ay binababa at ang nagpapakumbaba ay itinataas. That's it for now mga kaibigan. Salamat kayo sa inyong pagpaminaw o pagtanaw sa akong video. Amping mo kanunay and God bless.